Hello po mga ka-microtik. So ito na naman po tayo. Magbibigay po ng microtik free portal sa ating hotspot with live music on radio. So huwag niyo po ikakalimutang i-click yung ang subscribe button sa ating YouTube channel at yung ating pong file ng portal ay ilalagay po natin sa description. So ayan po, example po natin yung ating portal. So, sa status. Alright. So, ayan po. Inaalan natin baka makapirate yung music. So, live po yan. Kaya po pagka nire-open nyo yan, iba na pong tugtog yung maririnig nyo. Di ba po? So yan guys, meron tayong previous na video patungkol sa portal na ito pero hindi ko to nabanggit. So anyway, magbigay na lang ulit tayo ng review kung ano po yung mga ginawa natin doon. At the same time kung paano magpalit ng logo. So, kapag na-download nyo na po itong files, kiklik nyo image and then yung pinaka-logo, i-right click and then open with Paint 3D. Yan. So, logo.png. Pag i-edit nyo na po yung pinaka logo, ilalagay nyo po yung sarili nyong hotspot name. Click nyo lang po ito, 2D shape, and then itong shape na to, rounded square. And then pag nagawa nyo na to, click nyo lang yung fill and then black, then click check. Tapos click itong sa shape, text. Sa text, baguhin nyo yung size. Pili kayo ng text and then click nyo lang siya dito. Lagay natin ay SR hotspot. Click nyo po yung color white. Select all and then color white. Tapos i-align nyo na lang siya para gumit na. Alright, so sunod natin gagawin ay isa-save na lang. Alright, so SR hotspot nakasave na po. So try nga po natin kung mag-appear siya. Alright, so yan, nagbago na. So pwede natin palitan itong Bible verse sa taas. Palitan natin siya. Pwede natin palitan yun. So kung papalitan nyo siya, open with itong login, open with notepad and then hanapin nyo lang yung text na yan. So ito yan, ito siya. So pwede nyo palitan yan. So pag pinalitan nyo yan, i-click nyo lang yung save. Isa-save nyo lang siya para mapalitan. So, let's say for example, binura lang natin. Tinira lang natin yung pinaka-Bible verse. Click save. And then reopen natin. Ayan, yung Bible verse na lang yung natira. So, kung maglalagay kayo doon, i-paste nyo na lang siya doon. Pero ibabalik natin to. Balik natin yung Bible verse. At the same time po, sa ating reach, ganun din po siya. Hanapin nyo ng reach, then pwede nyo siyang palitan.
let's say yan 25 pesos. In 12 hours gawin lang natin 10 hours 20 pesos. Oh, 10 hours 25 pesos. Tapos 35 pesos one day. Palitan natin. Kasi gawin natin 50 3 days. So sample lang to, kayo nang bahala sa style ng ano niyo. Papakita ko lang sa inyo mababago yung rates. So ito yung rates kanina. 25 pesos tsaka 35. So try natin. So ito dito na bago. Tapos yung 25 ito. 10 hours. So ayan guys, tapos kung paano siya ilalagay sa MikroTik, i-click nyo lang yung sa dashboard yung files and then select all. Pag na-select all nyo na yung files, pwede nyo na siyang i-copy or i-drag. Pero subukan natin buhayin yung ating MikroTik ngayon para makita nyo kung paano ilagay actual. So again, ang ating status ay naka-live po yan. Status. Yan. I-upload na po natin sa ating MikroTik. So don't forget na i-backup nyo yung inyong portal na existing. Kasi na wag nyo kakalimutan mag-backup para pag may problema may time kayo para magtanong sa akin, and then at the same time hindi maantala yung ano nyo, pinaka wifi hotspot nyo. Parang wala yata itong password. MikroTik natin. Yan. So, click nyo yung files and then control A and then drag nyo dito sa pinaka desktop nyo para may backup kayo. And then delete. Tapos yung pinaka folder ng hotspot. Yan. SR hotspot. Idadrag nyo lang siya dito sa files. File list ng MikroTik. So, yun po. Okay na po yun, guys. Maraming salamat po. Don't forget to click subscribe button po. Salamat po sa inyo.